Santo Spirito Santo. Amen. Sume in nomine Domini. Ad sume in nomine. Magbalik. Sama-sama dulu ngayon para sa huling araw na kapanahonan ng Pasko. Hindi na po ako mag-umiliya at nag-text si Father P.D. at lalapit ko ng 7:30 or 7:45. So, muling usapan namin yung 8 o'clock kayo sabi yun. Lalapit ko ng 7:30, 7:45. Itulog natin ang ating mga kasalanan at upang maging karapat-dapat tayong kumanap, pagsisihan natin ang ating mga kasalanan at mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihan ng Diyos at sa inyong mga kapatid na lumahal na paasal sa isip, salita, sa gawa. At sa aking mga kukulang, kaya ay sinasama ko sa mga amang bilang pariya, sa lahat ng mga ngayon mga kasalanan at sa inyong mga kapatid na ako'y pinanaman sa Panginoon na ating Diyos. Tawa na tayo ng makapangyarihan ng Diyos, magpapawin tayo sa aking mga kasalanan at pagpapayag tayo sa buhay ng mga hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Ama namin, makapangyarihan, kami ginawa mo may mga bagong bilika sa pamagitan ng alam na naging aming mukha. Ipagalaw mo sa amin ang pagkapara na kami maging kaya niyang nakita. Pakundangan sa kanyang pangako sa aming nalita. Bilang nagpamagitan kasama ng Espiritu Santo, magkasama naman ka. Amen. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Minamahal kong mga kapatid, hindi tayo nag-aatubiling lumapit sa anak ng Diyos sapagkat alam natin ibibigay niya anumang hingi natin na naaayon sa kanyang kalooban. Yamang alam natin ninirinig nga niya tayo, alam din natin ibinibigay niya at hinihilig natin sa kanya. Kung makita ninyo man na ang kanyang kapatid ay gumagawa ng kasalanan, di hahantong sa kamatayan espiritual, ipadalangin niya ang kapatid na na iyon at ito'y bibigyan ng bagong buhay. Ito'y para sa mga kapatid na ang kasalanan ay hindi hahantong sa kamatayan espiritual. May kasalanan hahantong sa kamatayan espiritual at hindi ko sinasabing idalangin ninyo ang sino mang gumagawa. Ang lahat ng gawain hindi matuwid ay kasalanan. Ngunit may kasalanan hindi hahanto sa kamatayan espiritual. Alam natin ang mga anak ng Diyos ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala sapagkat iniingatan sila ni Jesucristo at hindi sila maaaring aluhin ng diablo. Alam natin tayo'y mga anak ng Diyos at ang buong sanlibutan ay nasa kapangyarihan ng diablo. At nalalaman natin na palito ang anak ng Diyos at binigyan niya tayo pangunawa upang makilala natin ang tunay na Diyos. At tayo'y nasa tunay na Diyos sa kanyang anak na si Jesucristo. Ito ang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Mga anak, lumayo kayo sa mga Diyos-Diyosan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoon, nagagalak sa hirang niyang mga anak. Panginoon, nagagalak sa hirang niyang mga anak. Ang Panginoon, purihin awitan ng bagong awit. Purihin sa pagtitipon ng tapat sa pananalig. Magalak ka, O Israel, dahilan sa maglilikha, dahilan sa iyong hari. Ikaw siyon ay matuwa. Panginoon, nagagalak sa hirang niyang mga anak. Purihin sa pagsasayaw, purihin ang kanyang alam. Alpagtambol ay tugtugin at siya ay pabulikan. Panginoon, nagagalak sa kanyang mga hirap sa nangarapak kung bawat tagumpay ang ibigay. Panginoon, nagagalak sa hirang niyang mga anak. Sa tagumpay na lata mo, magalak ang mga hirap. Sa kanilang pagpipista ay magsaya at mag-awitan.
tunay ang pagkain. Aleluya, aleluya, bayang nasa kadiliman sa lilim ng kamatayan, ngayon naliliwanagan. Aleluya, aleluya. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa inyo, Panginoon. Noong panahon si Jesus na kanyang alagad ay nagpunta sa kabayan ng Judea, na natili siya roon ang kaunting panahon kasama nila, ang nagbinyag si Juana ay nagbibinyag rin naman sa Enon, malapit sa salim, sa marmaraming tubig doon. Pumunta sa kanya ang tao at nagpapabinyag, hindi ba nakabilang po noon si Juana. Minsan, nakatalo na ang alagad ni Juana ng isang tubig tungkol sa daming parang ng patibinis. Kaya lumunta sila kay Juana at sinabi sa kanya, Rabay, yun po kasama ninyo sa ibang lumutan na inyong pitumbuhanan ay nabibinyag rin at nagpupunta sa kanyang nahap. Sumagot si Juan, walang tatanggapin ng tao maliwang yung pagkaloob sa kanyang Diyos. Kayo na rin ang mga pagpapatunay na sinabi mong hindi ako ang Kristo. Sumula mo na akong mauna sa kanya. Ang babae ang kakasal ang mga sa lalaki, ikakasal. Ang abay na naghihintay sa pagdating ng lalaki, ikakasal, ay lubos na nagagawa ang pagkarinig ng dinig nito. Kayo din naman, lubos na ang kagalakan mo ngayon. Kinakailangan sila ay maging dakila at ako naman mababa. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon Jesus Kristo.
Manalangin kayo, mga kapatid, sa mga kalahay ng aming sansad ng Diyos sa mga makapangyarihan. Ipagalaw ng aming maainang ang aming mga aray ng iyong kadakilaan at aming mapagsaluan ng banal na kay Pinabang ang aming pinagdiriwang sa pangalitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu sa amo magpasawalan. Amen. Sumayin nyo ang Panginoon. At sumayin nyo. Taas sa Diyos sa inyong puso at iyo. Pinasan na namin sa Panginoon. Pasalamat na namin. Ang maraming makapangyarihan, kundi ng malapag na ikaw ay aming pasalamatan. Sa pamamagitan ng Jesucristo na aming Panginoon sa katawan ng Simon ng Mesiyas, na ayaw sa aming matuparang ng iyong bala at ay may iyong pinakita sa tanan ang liwanag na sumataplaw sa sangkatapunan. Sa pagpapahayaw ng anak ng dinitigil na siya ay hindi na iba sa amin. Sinarapan mo sa mga tao namin manunig ang kalitan ng mga nakilala niyang di magmamali. Kaya ay sa aming mga Anghel, sinaw na mapuli sa iyo na walang humpay sa kalangitan. Kami nagtukuli sa iyo o kadakilaan. Ngayon din naman ang matapos sa kaputan, inawa kanyang ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mahalagahan at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang magandipan. Ang aking dugo ay bubuhos para sa inyo at para sa lahat. Si kapagpapatawa ng mga masalat. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ang mga ginagawa naman ay mga pag-alala sa pagkakaday ng inyong pagkabuhay niya na nangyari lang sa iyo. Ang tinamay na nagbibigay buhay at ang kanis ay nagkakalawang ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat at kami ang narapan at inalong salamat para matungkol sa iyo. Iisinasama namin kami magsasalo-salo sa katawan ng dugo ni Kristo ay magamulog sa pagkakaisa sa pagpalitan ng Espiritu sa amin. Ama, linawin mo yung simpang kaganap sa buong daigdig. Susin mo kami sa pag-ibig
kaysa aming Francis ni Bonaventura, at ang tanang kapatid. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin ngayon dahil ang ipapasang sila ng mga buhay, dahil hindi na lahat ng mga Quran. Maawaan sila patuloyin sa iyong kaliwanagan, maawaan pa rin kapatid kami lahat na makasalo sa iyong buhay mo ng wakas kaysa ng mahal na Bera Maria ni Ganang Diyos. Kaysa ng mga kustalo na lahat ng kabanalan mo ay dito sa laitig ng kalugutulog sa iyo. Manipag-iwang naman namin ang pagpupuli sa kararangan mo sa mga ngita ng mga anak na aming Panginoon, Jesu Kristo. Sa pamamagitan ng Kristo, kasama niya sa kanyang lahat ng karamang papuri sa iyo, Diyos ang aming mga pangyarihan, kasama ang Espiritu Santo, magpasawala ng hanggang. Amen. Upang patulad ng Juan Bautista na nagpahayag, sila maging dakila at tayo ang maging mababa. Thank you.
Presidun po, Pangalit Thank you.
sa ngalan ng Ama, Anak, at Espiritu Santo, o sa tablo ng Ermitano, tinananggap namin ang buong puso, ang iyong pagdalaw sa ating parokya ay hindi lamang isang malaking karangalan, kundi isa rin malaking pagpapala sa amin ng Diyos, na lagi na papakita sa amin ang napagatawa. Sa iyong pagtingin sa aming simbahan, kami nagbibigay ng daga sa pagpapala ng Diyos ang tangan ng Diyos ninyo sa aming parokya. Ang tangan namin hinihiti at matularan din namin upang kami maging dala ng madrag at mahabagin sa aming pagharap sa araw-araw ng buhay. Ikaw ang walang nagasunod ni Jesus na aming Panginoon, kaya na sa aming panalangin bilang isang parokya na may pinipo sa aming puso't isipan ang mga magandang katamihan na biyaya sa iyo ng Diyos. Kung para sa aming kapakanan, mapagkagumpayan namin ang mga amo ng buhay. Gabayan mo kami sa aming pagtulad sa iyo. Amen. Magsipin ko kayo. Pagbasa ang kasulat ng sulat sa Juan. Mga kapatid, tingnan ninyo kung gaano malaki ang pag-ibig sa atin ng Ama. Tinatawag tayong mga anak ng Diyos at iyon na ang totoo. Ang dahilan kung bakit hindi tayo kanyang kilala ng mga sama kasalubutan ay hindi nila kinikilala ang Diyos. Mga minamahal, ang mga anak na tayo ng Diyos ngayon, ngunit hindi pa nakakayag ang magiging kalagaya natin. Ngunit alam natin sa pagdating ni Kristo, tayo ay magiging katulad niya, sapagkat makikita natin kung sino talaga siya. Kaya ang sino mang may ganitong pag-asa kay Kristo ay nagsisikap na maging malinis, tulad niya malinis ang salita ng Diyos. Ng buhay ni San Pablo o ng Ermitanyo. Si San Pablo o ng Ermitanyo ay pinanganak sa isang mayaman at kilalang pamilya sa Egypto. Noong panahon ng pag-uusig ng mga Kristiyano, ipinagkaluluw siya ng kanyang bayaw sa mga may otoridad. Ito ay sa kadahilanan na gustong maangki ng kanyang bayaw ang naiwang mana mula sa mga magulang ni San Pablo. Tumakas siya papunta sa isang malayong lugar at siya ay napadpad sa desierto. Doon na nilalan siyang nag-iisa sa isang malaking kuweba at dinadala lamang siya ng uwak ng tinapay araw-araw. Natuklasan niya sa kanyang sarili na kaya niyang mabuhay sa panalangin at kasimplihan. Naakit si San Pablo sa ganitong buhay at pinagpatuloy na lamang ito kahit na natapos na ang mga pag-uusik sa mga Kristiyano. Nabigyang inspirasyon ni San Pablo si San Antonio ng Egipto na mabuhay din sa disyerto, bunga ng kanyang devosyon sa Diyos. Noong malaman ni San Pablo na malapit ang magwakas ang kanyang buhay, pinakausapan niya sa San Antonio na bumalik sa kanyang komunidad upang kunin ang balabal na ibinigay sa kanya ng obispo si San Atanasio. Pagbalik ni San Antonio, nakita niya ang kaluluwa ni San Pablo na malwalhating umaakyat patulong lamin. Isinuot ni San Antonio ang balabal sa katawan ni San Pablo. Sa sandaling ibibigin na niya sa San Pablo, dumating ang dalawang leon, nagbigay-bugay ang mga ito at humukay sa lupa para sa paglilibingan ni San Pablo. Si San Pablo ay umabot sa edad na 113. Ang kanyang mahabang buhay na nag-iisa sa disyerto o mas kilala sa pag-eermitanyo habang nagpe-penitensya ay naging inspirasyon sa mga ermitanyo at monghe ng simbahan. Siya ang patron ng diocese ng San Pablo.
kapaligiran ang tanging Diyos sa buong mundo na ipinangalan sa Kanya. Sa pagdurihong natin ang ginito ang bubiliyo ng Diyos sa susunod San Pablo, itapit natin ang ating mga kahilingan sa Diyos. Tingin natin ang lakas at pananampalataya upang makasunod sa Kanyang kalooban sa bawat panalangin ang ating itutugon. Sa pamamagitan ng mga panalangin ni San Pablo, tinggin mo kami, Panginoon. Upang sa ating pasasalamat sa Diyos sa 50 taong anibersaryo ng pagkakatatag ng ating diocese, naway makapanatiling matibay sa pananalig at kaisahan ang ating parokya bilang pangibahagi sa makasaysayang pagdiriwang na ito. Manalangin tayo sa Panginoon. Upang sa ating pasasalamat sa Diyos sa pagdalaw ng unang Ermitanyo sa ating parokya, ay lalong higit tayong mabuhay ng may pag-asa at pagmamahala, manalangin tayo. Upang sa ating pagpapalaganap ng mabuting balita ng kaligtasan, tayong lahat ay maging instrumento ng awa ng Diyos, manalangin tayo sa Panginoon. Upang sa ating pagpapalaganap ng mensahe ni Jesus, madamanawa ng mga kapitbahay nating mga nasa panaginang lipunan ang habag at malasakit ng mabuting pastol, manalangin tayo sa Panginoon. Upang sa ating paghahangad ng kapayapaang nagmumula sa Diyos, naway matagpuan natin ito sa halimbawa ng San Pablo na namuhay sa panalangin, sakripisyo at pagmilan, manalangin tayo sa Panginoon. Upang sa ating paghahangad ng kagalakan, naway matagpuan natin ito sa ating pagtulong at pagbabahagi ng ating sarili sa mga taong humaharap sa matitinding pagsubok, kahirapan at kaguluhan sa kanilang buhay na walang inaasahang anumang kapalit, manalangin tayo sa Panginoon. Diyos ng awa, sa tulong ng mga panalangin ni San Pablo o ni Ermitanyo, nilalapit namin sa iyo ang aming mga kahilingan sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Tulitan na kay San Pablo o ng Ermitanyo, Panginoon, maawa ka sa amin. Kristo, maawa ka sa amin. Panginoon, maawa ka sa amin. Kristo, pakinggan mo kami. Kristo, pakapakinggan mo kami. Diyos Ama sa langit, Diyos Anak na tumubos ng libutan, Diyos Espiritu Santo, Kanal na Trinidad, isang Diyos, Santa Maria ay ng Diyos at ina nating lahat. Santa Maria, pag-asa para sa makabagong mundo. Santa Maria, hindi nagkukulang sa pagtulong sa paghubog ng mga Kristiyanong katangian. Mga anghel na tagatanod sa aming mga puti. San Pablo, patriarka ng buhay, ugay termitika. San Pablo, mapagmahal sa katahimikan. San Pablo, halimbawa ng mga Kristiyanong kaganapan. San Pablo, salamin ay evangelical na karukhaan. San Pablo, tunay na buwara ng pagpapakumbaba. San Pablo, palamuti ng kadalisayan. San Pablo, matapat na lingkod na walang hanap hanggang hari. San Pablo, tagapagtanggol ng natutukso. San Pablo, pinag-alam ng banal na pag-ibig. San Pablo, lubos na inialay ang sarili sa Diyos. San Pablo, uliran sa pagpipigil ng sarili. San Pablo, pinagkakatiwala ang lahat sa kabuting loob ng Diyos.
San Pablo sa bulan ng katiyagaan. San Pablo ang taong hindi naninindim. San Pablo inahangaan ni San Antonio. San Pablo pagkamatay, pinaragalan ng mga leon. San Pablo inilibing ni San Antonio. San Pablo dinala sa langit ng mga anghel. Upang mamuhay kami sa Espiritu ng pananampalataya, pag-asa at pag-ibig. Upang sa pang-araw-araw naming buhay ay managana kami sa mga mabubuting gawain. Upang ang aming mga tungkulin ay matapat namin maisa matuparan. Upang gamitin namin ang mga bagay-bagay sa mundo na may karunungan at katarungan. Upang lagi namin maalala ang aming kamatayan at ang paghuhukom ng Diyos. Upang makasunod kami sa aming Panginoong tagapagligtas at pakiisa sa pinghati ng Kanyang Ina. Panalangin mo kami, San Pablo, unang ermitanyo. Panalangin tayo. Ama namin, mga bagay, pinagbigyan mo ikaw ang mapaglingkuran ni San Pablo, unang ermitanyo, na sa disyerto ng buhay, kapundaan sa kanyang pagdalangin, ikaw na ay aming lubos ang papurihan at mahalin sa pagtalikod sa pansariling kaluwagan namin sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turong Jesus sa Panginoon natin sa Diyos, ipahayag natin na lakas loob. Ama namin, Sorry.